Pagkakaiba ng mga Muslim sa mga hindi Muslim, kung kayo ay nagsasabi na kayo ay sumasamba lamang sa Allah, subalit kayo ay nakaharap sa Kaaba, o sa kibla na yaon, at ito yaong sinasamba natin. Sa katunayan, dapat nating unawain muna ang sinasabi nating pagsagawa ng pagsamba sa ating dakilang tagapaglikha. Ang pagsamba ay may kasamang pagmamahal, pagsunod, at may pagkakatakot sa Kanya. At gayon din, ang pagsamba na yaon, kinakailangan mayroong katapatan sa ating puso. So ang ibig sabihin dito sa ganitong katayuan, kapag ikaw halimbawa ay humalik din sa noo ng iyong nanay, halimbawa, o sa kamay ng iyong tatay, halimbawa, o sa iyong asawa, at hinahalikan mo, dahil ang mga Muslim ay humahalik din sa bato, sa Kaaba, ito ba ay uri ng pagsamba sa kanila? Kung ito ang gagawin ng isang Muslim sa ganitong katayuan, walang pag-alinlangan na ang kanyang pupuntahan ay ang lumalagablab na apoy sa impyerno. Dahil anong pagkakaiba niya sa mga hindi mananampalataya? Dahil sila ay sumasamba rin sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Ang punto rito, una, dapat malaman natin na ang Kaaba, ay sinasabi natin Kaaba, ito yung kibla ng mga Muslim. Ibig sabihin, kung ikaw ay magdasal, at alam mo yung lokasyon na yun ay doon ka haharap. Subalit kung hindi mo alam, kahit sa kanan kanluran, ang pinakamainam na ikay naniwala sa dakilang tagapaglikha. Kaya maging dito sa ngayon ay walang rebulto rito o walang sinasabi natin Kaaba rito o bakit ka pwedeng magdasal dito. Maging sa Pilipinas, hindi kagaya sa katulad ko na nakaranas ng Kristyanismo ay ang sinasabi nating pagsamba sa bato at rebulto ay talagang nandyan yung sinasabi nating papuri, pagdakila at tinutukoy nating tagapaglikha o Diyos natin. Sa katunayan, si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, isa sa mga kasama ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, peace be upon him, at kanyang hinarap yung bato na yaon. Sabi niya, ikaw ay isang bato lamang na hindi ka makapagdulot ng kabutihan o kasamaan. Subalit nakita po ang mga propeta na sila ay humalik, ang Propeta Muhammad, peace be upon him, humalik dito bilang pagparangal o pagalang sa iyo. So hindi na nangahulugan na yung sinasabi nating pagharap doon ay uri ng pagsamba, kasintulad ng ginagawa ng mga hindi Muslim sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya dito nyo makita, aking mahal na mga kapatid, na maging saan ka lilingon, maging hindi ka nakaharap sa kibla, halimbawa, ang sala mo ay maging tama pa rin dahil ang katunayan dito, ang iyong sinasamba ay ang dakilang tagapaglikha. Alam po natin, maging sa sinasabi nating utos nung tayo hindi pa mga Muslim sa kapatid natin, na ang unang utos ay ganito, sambahin nyo ang dakilang tagapaglikha ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. At huwag kayong sumamba sa sagradong haligi o larawan na inyong sasambahin maliban pa sa nag-iisang Diyos. Kaya dahil dito sa Islam, sa katunayan, ang sinasabi nating Kaaba ay isang kibla lamang at ito ay ginawa na ng mga naunang propeta sa kanilang kapanahunan. Sa katunayan, ang unang pagsasagawa ng mga Muslim ng kanilang pagsasala ay doon sila nakaharap sa sinasabi nating Al-Quds, sa sinasabi nating Jerusalem. Ang Jerusalem ay ang lugar na kung saan ito yaong pinatayo sa history kung atin alaman ni Propeta Solomon. Templo ni Solomon na ito'y mahigit ang Makka na nauna lamang na pinatayo ni Prophet Ibrahim ng almost 40 years. So kaya magkagayon, kung ito ang sinasamba ang Kaaba ngayon, o ang lokasyon na ito ay napakalaking problema sa mga mananampalatayang Muslim. Kaya dahil dito, ito ay uri ng pagharap. At kung hindi man natin natuntun ang pagharap doon at iyan nagsasala, ang sala mo ay tama pa rin. Kaya hindi ito sa kanintulad ng pagsamba ng ibang mga reliyon sa kanilang mga Diyos-Diyosan na may hinaharap sila sa kanilang harapan. Sa katunayan, yung sinasabi natin halimbawa, yung Kaaba na yaon, alam niyo mga brothers, anong nangyari doon ay nasira po yan. Nasira po yan. So mga Muslim ay tuloy-tuloy pa rin na sila ay gumagawa ng pagsamba. Inshallah, at ito ay magbibigay bukas isipan sa atin na ito ay isang misconception sa dahilan na ang katuruan ng Islam ay ang pagsamba lamang sa tanging dakilang tagapaglikha.